Hello world, this video is about faulty repairing of amplifiers. So as you can see right now, I have 5-auto Sakura ang board, no, amplifier board. So I hope this video will gain some knowledge, especially to the owners, no? Kasi maraming owners ng amplifier na nagpapagawa sa mga technician, tapos nagbabayad ng more or less 1,000 pesos, at yung amplifier nila ay hindi pa pala 100% function. So ngayon, as you can see right now, I have a Sakura AB5-auto mainboard 2008 model. So sana may matutunan kayo, no, sa bidyong ito, lalo na kung ikaw ay isang owner ng amplifier, no? Kasi yung pag-repair dito, puro naka-jumper. So kinuha ko na yung mga jumper, no, para wala akong ano, no, tinatamaan na mga technician, no. Kasi pag receive ko ng board na ito, may mga jumper. So first na jumper na is a fuse. So yan, may wire na naka-jumper. So kahit maubos yung pisa dito na masunog, hindi ito maputol dahil sobrang laki yung wire na naka-jumper. So ayan yung unang jumper dyan. Tapos yung relay, di niyang piran. So bakit may jumper? Kasi hindi na pumapalo yung relay dahil sa DC out. So dapat yung speaker out ng isang amplifier, no, na normal, dito yung wire ng speaker out niya, ay hindi aabot sa 0.3 volts. So yung isang patunay dyan ay itong book, no, ni Pagarigan. So dito may sample ng DC out. So ito siya. Sa mga hindi pa nakaalam, no, at sa walang mga book kagaya nito, so dapat zero yung speaker out niya, or not more than 0.03 volts. So kasi yung aking 5-auto ay dalawang zero siya, no, 0.001. So dito nakalagay, dapat hindi siya lumampas ng 0.3 volts or abot sa 0.3 volts. Pero yung sa aking 5-auto, 0.01 siya, no. So sobrang baba. Kasi yung iba, yung DC out, ginagawa nilang wattage ng amplifier. Times 2 mo daw yon sa volts. Halimbawa, yung output ng speaker. So ito yung tester, no. Halimbawa, pag nag-test kayo, yung positive sa speaker na red wire, tapos yung negative ng tester sa ground. So pag lumabas daw yung 40 volts, times mo sa 40 volts, tapos divide mo daw sa 8, yan yun daw yung wattage ng isang amplifier, kung paano mag-measure. So dito, dapat daw mas maganda kung zero yung speaker out. So kung kayo yung owner, pwede kayo mag-request sa technician na kung pwede i-test ng tester na nakaset sa DC 0.5 volts yung tester. Tapos i-connect mo sa speaker ng amplifier ang tester. Dapat
hindi siya umabot ng 0.3 volts. So yan yung isang test kung paano malaman na yung isang amplifier ay 100% working. So yung isa pang test ay DC balance. So ito yung tinatawag na DC balance. So sa halimbawa sa positive side, mag-test kayo ng DC volts na pumapasok, halimbawa 50 volts yung nakaset sa tester, tapos yung lumabas 40 volts DC, dapat sa kabilang channel 40 volts din para equal, no? Dahil pag nag-zero dito sa, halimbawa ito yung negative side, magiging 80 volts yung sa positive. So ang mangyayari dyan, masusunog yung driver transistor pati na yung EPT. So yan yung isang halimbawa, no, ng pag-test after repairing ng isang integrated amplifier. So maraming hindi nakaalam dito, no. Sana ma-share ito ng makapanood ng aking video, no. Dahil maraming technician, no, na hindi nagte-test ng main board ng isang amplifier na tester. So yung ginagawa nila, pinapalitan lang yung OPT, no, ito. So sa mga nagtatanong diyan kung pwede daw palitan yung OPT ng isang amplifier pag nasunog, dapat makapanood mo itong video, no, na hindi yan pwede kasi pag pinilitan mo ito na hindi kayo nag-test dito sa main board, no, ng isang amplifier, so masusunog yung OPT. So yung masama pa dito ay yung sinisisi nila yung store na nagbibinta doon ng ganitong transistor ay fake daw at hindi original kasi pag nilalagay dito nila sa board, madali siyang masira or masunog. So nagkakamali kayo dyan, no, dahil kahit na ubusin nyo yung ganitong transistor sa store or sa online shop na pinagbilan nyo tapos ilagay nyo dito na hindi kayo nag-check gamit yung tester sa amplifier, no, so masusunog yung OPT niya. So yung isa pang bigay ko na sample na jumper, no, na ginagawa ng mga technician, no, ay nagja-jumper sa speaker out. So dito yung lalagyan ng speaker, may plug diyan na color white. So sa tatlong pin na ito, pina-plug yung wire na white at saka yung red. So yung ginagawa nila, dina-jumper yung right channel saka left channel ay para maging isa. Tapos pag kuha ng owner ng amplifier sa isang test para marinig, tapos babayaran na, hindi alam yung left channel at right channel, naka-jumper na pala. So may wire dito na naka-jumper, no? Kunwari, yung 2 channel, function. So, pag binuksan mo, 1 channel pala yung function lang, tapos yung isang channel sunog, dinyamper lang. So, pwede kayo mag-request ng test, no? Ng DC out. Sabihin nyo kung pwedeng matest yung speaker. Dahil pag umabot yan ng mataas na volts, halimbawa, umabot yan ng 0.3 volts or 40 volts. So it means na hindi 100% working yung amplifier. Dahil dinyamper lang yung kabilang channel, no, sa dito sa right or sa left. So yan yung isang halimbawa, no, na nakita ko na jumper. So hindi ko na pinakita, no, tinanggal ko na yung mga jumper dito, no, para wala akong gustong ano, no, patamaan kung sino man yung mga gumagawa dito sa, no, pagjumper. Tapos magbibigay pa ako ng isa pang pagjumper dito sa regulator ng tune control
dahil mayroon mga case na nasusunog ito dahil sa shorted yung tune control or mga IC ng tune control. So ginagawa nila ay naglalagay sila ng jumper na wire or resistor dito sa lalim. So dito may mga jumper dyan. Dahil pag pinalitan na lang ng bago yung regulator, sunog uli or umusok. So yan yung isa pang jumper, no, na ginagawa. So dito, ito yung kanyang tune control board ng 5U2. So papakita ko na lang, no, yung sample ng mga faulty pairing. So ito walang IC na, ito wala. So may mga kulang na, no. Tapos dito, wala rin IC. Saka dito, so mayroon dito sa dulo na IC. So dito pala yung ano, yung walang IC dito, isa. Dito dalawa. Dito. So 3 IC yung nawala. So ito yung sample ng IC, no, JRC. So naka ganito yung position ng tune control board sa harap ng amplifier. So pag tingin ko, nagtaka ako, no, bakit walang mga IC yung ibang lalagyan. So kinuha yung mga IC para hindi na umusok yung regulator na ito, no, kasi yung IC mga shorted na. So yung idea, kinuha para hindi ito umusok, tapos nilagyan ng mga jumper para tumunog lang. So mura naman yung IC kung alam ng technician na mag-repair ng tune control board. So hindi siguro yan abot sa 100, no, or more than 50 pesos lang, no, dito sa amin yung isang IC. So kung alam niyang technician yan, so dapat pinalitan ng IC, no, hindi yung kinuha yung IC para mapatunog lang yung amplifier at makabayad yung ano, no, yung owner. So yan yung mga halimbawa na jumper na ginagawa. So sana may natutunan kayo, no, sa bidyong ito. Tapos kung mapapansin nyo dito, yung mga resistors niya ay puro 1/2 watt na or 0.5 watt. So yung original dito ay 1/4 watt. So kagaya nito, maliit. So pinilitan ko ng 1/2 watt. So kasi itry ko itong i-convert sa isang power amp dahil shorted na yung kanyang tune control. So ito na lang yung ibabalik ko siguro sa kanyang case. Kaya pinilitan ko ng 1/2 watt yung lahat ng resistors maliban sa input na 1K. So dito hindi ko na pinilitan dahil sa input lang ito. Pero dito lahat naka 1/2 watt. So abangan nyo, no, kung makabili ako ng transistors. Kung maka-budget ako, gawin ko itong power amp. So, sa mga panood dito, kung sino man ang may mga integrated amplifier, kagaya yan ng 5U2 or 735, 739, kung mapanood nyo itong video, so siguro pwede din kayo mag-upgrade ng inyong mga board na gawing power amp. Para hindi na kayo bumili ng power amp. So kahit may kalumaan na itong board, makikita dito sa kanyang back na hindi pa damage yung fuel pattern niya. So wala pa siyang mga tuklap at saka putol. May kaunting ano lang scratch. Pero siguro fully function pa ito.
kung makompleto yung mga pisa na. So siguro abangan nyo sa mga next video ko kung maka budget na ko sa kanyang OPT. Ito yung i-connect ko dito na or ilalagay para mas malakas. So ito ay ginagamit sa mga 735 at 739 at sa mga sa may plan na mag-DIY dyan, sa mga nagtatanong kung pwede daw palitan yung mga nasunog na pisa. So hindi yan pwedeng palitan kung hindi kayo nag-check, dahil magbibigay ako ng sample. Halimbawa itong resistor, palitan mo ito. So pag nagkamali ka dyan ng solder, no, or pag kabit ng mga resistor, halimbawa ito pinalitan mo, kahit isa lang na hindi yan mag-connect, tapos pinalitan mo lang, nag-DIY ka, tapos hindi ka nag-test ng tester, naglagay ka ng OPT dito, so pwede siyang umusok, no, or masunog ang OPT. So sayang yung pira niya, no. Halimbawa 8 pieces ito. So halimbawa lang more or less basta 100, 800 yung kinabit yung transistors na hindi kayo nag-test sa board, naglagay lang kayo ng mga pisa. So pwedeng masunog ito. Kasi yung sa mga comment section, may nakakita ko na isang click daw, sunog yung binili niyang transistor na 8 pieces. So 800 pesos, sinunog lang. So sayang ng pira, lalo na sa time ngayon. Mahirap kumita ng pira tapos susunogin mo lang sa pag-DIY na hindi ka nag-research. So sana sa mga mahilig mag-DIY dyan, no, sa dapat mapanood yung itong video ko, no. So until next time, abangan nyo yung pag-convert ko dito sa power amp kung malakas pa talaga. Tapos yung power supply na baka magdagdag lang ako ng konting volts. So until next time, don't forget lang to subscribe to my channel. At sa mga gusto pang matuto dyan, sana mag-subscribe naman kayo sa aking channel. Kung gusto nyo matuto ng kalaman about sa mga sound at sa mga amplifiers or mga processors. Siguro dito na lang muna mag-end ang ating video. Until next time.